Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Halina at bisitahin natin ang Bohol Province. Isa sa mga dapat na bisitahin na landmark ng Bohol ay ang prominenteng architectural landmarks ng mundo. Mabibisita ito na hindi kinakailangan ng visa at madali lamang itong marating. Ito ay ang Sikatunas Mirror of the World and Botanical Garden. Ito ay theme park at botanical garden sa Libho, Sikatuna, Bohol, Philippines. Ang natatanging lugar na ito ay nagdi-display o nagpapakita ng mga iconic landmarks in the world na pinaliit na akba sa lugar na ito. Makikita rin dito ang napakagandang hardin na meron mga iba't ibang inukit na imahe at mga ribolto. Also available are Japanese koi pond in a cafe with a panoramic view of the whole park. Mula sa maisali online ay pwedeng gawin sa park na ito ang mga sumusunod. See and be amazed at the well-built replicas of the world's prominent structures such as the Eiffel Tower, the Statue of Liberty, the Leaning Tower of Pisa, and more. Strike a pose and take unlimited photos with the world-famous monument. Scale down as your background. Surprise your social media friends and followers with your wonderful photos. Walk along the manicured walkways and enjoy the sight. Adore the picturesque hills and lovely landscapes. There are palm trees, orchids, and other outdoor plants that are pleasing to the eyes. Habang po nasisihan kayo sa panonood ng videong ito, akin naman pong minumungkahi na buksan po ninyo ang inyong puso sa mahalagang utos ng Diyos na aking ibabahagi. Maliwanag ang misyon ng grupo ng Hamas bakit nila ginera ang bansang Israel. Ito ay ang siguraduhing patay na ang mga Hudyo o Israelita. Gayun din naman ang misyon kaya naglunsad ng gera ang Russia sa bansang Ukraine ay sa paniniwalang hindi sila magiging world leader kundi nila masasakop ang Ukraine. Ikaw po ba, ano ang misyon mo sa buhay? Nung maging Kristiyano ka, ano na ang dapat mong gawin? Mabibigyan lugod lamang ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya lahat ng ating gagawin, iisipin o paplanuhin dapat sa pananampalataya rin, lalo na ang misyon na ito, the Great Commission. Dapat ang bawat isang pumasok kay Jesus o pinapasok si Jesus sa kanyang buhay ay nararapat na lumabas upang maibahagi niya ang kanyang tinanggap, ang Ebanghelyo. We have to go out after we had gone in to Jesus. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Gospels mula sa Mateo chapter 28, 19-20, gayon din naman sa Marcos 16:15, Go and make disciples among nations. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga bansa. Gaano ba kahalaga ang misyong ito? Ito ay napakahalaga dahil ito ang pinakahuling habilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Sinasabing ang mga taong aalis o bago mamatay ay hindi niya malilimutang sabihin ang pinakamahalaga niyang bilin sa kanyang mga minamahal. Sa tagpong ito, nakaharap ni Jesus ang mga 500 mananampalataya. Kasama ang mga alagad ay winika niya ang Great Commission na ito. At pagkasabi nito ay umakyat siya sa kalangitan. Ang habiling ito ay isang utos, go, isang aktibong pandiwa at nangangailangan ng positibong pagtugon. Dahil si Jesus, isang tagapagligtas at Diyos na totoo ang nag-utos, higit pa sa hari dahil si Jesus ay hari ng mga hari, ang utos na ito ay dapat hindi mababali.
napakahalagang nauunawaan natin ang utos na go. Ang utos na ito ay personal na narinig ni Noah na nang bago pa ulanin ni Yahweh ay sinabi niya kay Noah na go, pumasok na kayo sa daong. Narinig din ito ni Abraham sa Genesis chapter 12 na siya ay paalisin sa sarili niyang lugar sa Haran upang papuntahin ng Diyos sa lupang pangako at gayon din naman si Moses sa Exodo 3:10. Sa tining na nasa kanyang harapan sa burning bush ay narinig niya ang utos na go, I am sending you to Pharaoh to bring my people out from Egypt. Mga taong mananampalataya na nauna sa atin, narinig nila ang utos ng Diyos na go. At sa pagsunod, doon ay naligtas si Noah at buo niyang sambahayan. Si Abraham ay tumanggap ng pagpapala ng Diyos at ang misyon ni Moses ay naisakatuparan dahil nailabas niya ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin ng mga Ehipto. Ikaw din ay inuutusan ni Jesus, go! Humayo ka sa iyong pagsunod. Pwedeng ang buo mong sambahayan ay maligtas, mapagpala at maiahon sa anumang umaalipin sa kanila. Amen. Ikalawa, mahalaga ang utos na ito dahil si Jesus mismo ay nagpakita ng halimbawa. Isinabuhay niya ang misyon na ito habang siya ay nasa lupa pa. Ibinahagi niya ang ebanghelyo. Personal niya itong ibinahagi kay Nicodemus, sa babaeng Samaritana, at maging sa mga Pariseo at Saduceo at Sanhedrin, o maging sa gobernador na umuusig sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang sarili, ang ebanghelyo sa may kabundukan, sa baybaying dagat, sa hardin at sa lahat ng dako na siya ay napunta. Ibinahagi niyang ebanghelyo anumang oras o pagkakataon. Ikatlo, napakahalaga ng utos na ito dahil ang mananampalataya at ang mga alagad ay personal niyang isinama at isinugo. Nagsilbi siyang mahusay na mentor at guro sa kanila. Hindi lamang sa salita, kundi gayon din naman sa gawa. Sa pagpapakain sa 5,000 at 4,000 tao, ay nasaksihan ng mga alagad ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Isinugo ni Jesus ang mga mananampalataya sa bahay-bahay, sa siyudad, dala-dalawa. Ang misyong ito na maibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal ay tuloy-tuloy na isinakatuparan ng mga unang alagad kahit na umakyat na si Jesus sa kalangitan. Sa aklat ng mga gawa, pagkatapos na bumaba ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa mga alagad, ay nangaral si Pedro ng ebanghelyo at 3,000 ang tumugon dito. Mula noon ay tuloy-tuloy ang kanilang pangangaral, kaya nga ang ebanghelyo na si Jesus ang tanging tagapagligtas ay dumating sa iba't ibang dako sa buong mundo. Tayo ang bibig ni Jesus. Ibahagi natin ang ebanghelyo sa ating mga kamag-anak, iyong kaklase, katrabaho o magiging sino man ang iyong makakasalamuha. Tayo ang daliri ni Jesus sa bawat pindot ng cellphone. Sa libo nating mga kaibigan, ipost mo at magbahagi ka ng mensahe ng ebanghelyo. Tayo ang paa ni Jesus, sabi nga ng Biblia, beautiful are the feet of them who bring good news. Sa dami ng mga masasamang balita na totoo, sa dami ng mga fake news na ating naririnig, sa dami ng nababasang makapag-aalis ng saya at makapagbibigay ng depresyon, kailangan na marinig ang salita o ang magandang balita ng kaligtasan na si Jesus ang pag-asa at tanging daan upang makamit ang kalangitan. Kailan? Saan? Paano? Bakit? Ang sabi ni Martin Luther,
ang tunay na pananampalataya. While others are debating whether faith produces works, real faith has already run out into the streets and is at work. To believe in Jesus is to follow Him, and that is what makes a disciple. Lagi nating tandaan, gaano man kalayo ang ating marating, kaganda ang ating mapuntahan, sobrang saya ang ating mga naging karanasan. Kung ito ay hiwalay kay Kristo, ito ay walang kabuluhan. God bless you! Share, subscribe, Jesus. Subscribe, share, Parapila TV. Go, go, go.